for God to obey His commands, and His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Bawat ipinanganak ng Diyos ay mayroong palatandaang madaling makilala. Everyone who has been born of God has an identity, a mark that you should be easily identify them. Naalala ko po, mga kapatid, isang kwento, mga kapatid. Sabi dito, isa daw estudyante, iniisip niya, ang alam niya sa sarili niya, alam niya lahat. Sa eskwelahan, sa bahay, magaling siya. At akala niya, ganun siya. Mausay siya. Sabi ng teacher, Junior, why are you doing your math multiplication on the floor? Ba't daw ginagawa niya yung multiplication sa floor? Sabi ng estudyante, Mom, you told me to do it without using tables. Multiplication tables. Sinabi mo, huwag namin gamitin ang tables. Sa school, pagdating sa bahay, where did you get such a low mark on the test? Bakit ang baba mo sa test? Sabi ng estudyante na yun, because of absences or absence. Because of absence. Dahil sa paglilibad. Sabi ng nanay, ibig ko bang sabihin, umabsent ka ng test, kaya ang baba ng marka mo? Sabi ng bata na yun, hindi po ako umabsent sa test. Umabsent kasi yung katabi ko. Kaya, ganyan tuloy ang marka ko. So what's the moral? Knowing and not doing are not equal to not knowing at all. Mga kapatid, magkaiba. Ang nakakaalam at ang hindi gumagawa, ang may alam lang, iniisip mo lang, akala mo ano mo, pero hindi ka naman talaga ganoon, ay iba. Ano ka talaga? Yung mong inassume mo lang, pero hindi ka naman pala ganoon, iba pala kapag ikaw talaga ay namubuhay na ganoon. Kaya ang ating tema, if you are born of God. If you are born of God. Kapag ikaw daw ay totoong ipinanganak ng Diyos. Naalala ko po, mga kapatid, nito yung nagka-problemang isang balitaan niyo siguro po ito sa isang segment sa TV. May isang lalaking bata pa na wala sa kanilang bahay at napunta siya sa kung saan-saan. Naiwan siya ng kanyang ate sa labas, sa Maynila. Pagkatapos napunta siya sa isang lalaki, ang pangalan niya ay Philip Parinas. Pagkatapos napunta siya doon sa isang umabot sa kanya, ibinigay naman siya sa iba, nakarating siya ng Davao. Pagkatapos nung malalaki na, yung mga kapatid, hinanap, may nasumpungan po na kamukha, kasi kamukha nung nagahanap na ito, papaldala na ng mga picture-picture. May mga sabi, siguro ito yun. At sabi niya, ikaw nga, siguro ikaw na yan, magkawag na kawag kayo. Itinuloy na rin nilang kapatid. Sabi nila, sige, anak ka siguro ni nanay. Tinanggap na nila. At parang iinungako ng kapatid. Hindi sila nasilahan, ipinan DNA test. Nang ma-DNA test, yan pala, mga kapatid, kapag 80% pataas, 80-something, saka lang masasabi, totoo nga talagang match kayo at kapatid mo siya, kapatid mo sa magulang. Pero mga kapatid, ang naglumabas lang sa test ay more than 20%. Kaya hindi pala siya tunay na kapatid. Hinanap pa nila. Nasundan pa yun mga kapatid. Tatlong paulit-ulit na segment yun dun sa programa eh. Nagsumunod na naman, nagganap sila. Nakarating lang yung tanaw, may nabalitaan talaga dun na Philip Parinas. Nang masumpungan nila, hinanap pa.
wala na naman, nasumpungan sa iba na namang bayan, nang masumpungan, tinanong, ano ang kwento niya, taga saan siya nanggaling, nag-match yung kanyang istorya. At ang sabi niya, ako po ay nawala nung ang aking kapatid ay sinamahan ako. Pag uwi ko, hindi ko na alam yung daan, sumakay ako ng MRT, tapos may nakapulot sa akin, jeepney driver, tapos dinala ko. Eksakto nga. At ano ang tawag mo sa nanay? Tinawag yung tawag nanay niya, ganun ang tawag sa nanay niya. At pagkatapos, ano yung nangyari sa mga kapatid mo pa? Anong ugali? Anong paano? Nakikilala. At nung ipa-DNA test, mga kapatid, match, 99.9%. Eksakto. Nakilala talaga. Siya pala talaga yung anak ng kanyang magulang. Ang malungkot lang na parte, mga kapatid, kasi bunso yun, sabi niya, sandali, nasa na pala si nanang. Sabi nila, patay na. Kaya pala siya, nag-gumala noon, kasi nanap niya yung nanay niya. Hindi niya alam, nung bata pa siya, mga 7 years old, hindi niya pa naiintindihan daan. Kaya nung nawala siya, nakuha siya 30 years old na, binata na. Pero, nalungkot siya doon sa parte na yon na hindi niya alam ang pagkakakilala niya sa sarili niya. Pero bandang huli, nabuo yung kanyang pagkatao. Lalo na nung masiguro, siya nga ang anak noon. Alam niyo po mga kapatid na ganyan din tayo. We cannot really know who we are until we know who our parents are. Mabubuo ang ating identity kapag nalaman mo yung mga pinanggalingan sa magaling. At kung ikaw ay anak ng Diyos at binuo at alam mo buong buo sa isip mo na kilala mo ang Panginoon bilang iyong magulang, saka nagkakaroon ng malaking kaibahan sa buhay mo sapagkat nabubuo ang iyong pagkatao at nakikilala mo ang iyong tunay na pinanggalingan. And if you are born of God. That's why, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ipinilasta sa atin ng sumulat, Iwan, ha? Ang bahagi ito ng kasulatan, ang pagkakakilanlan at katangiang taglay ng mga taong tunay na isinilang ng Diyos. Sino ang mga sinilang ng Diyos? Sino ang mga sinilang ng Diyos? Mahalaga mga kapatid, malaman natin, ikaw ba'y sinilang talaga ng Diyos? Totoo bang ipinanganak ka ng Diyos? Talangin niyo po ang katabi ninyo, pakiusap, ipinanganak ka ba ng Diyos? Talangin niyo nga po, pakikalabit-kalabit, ipinanganak ka ba ng Diyos? Pakiulit po mga kapatid, talangin niyo, talaga bang ipinanganak ka ng Diyos? Yan, may bagsik. Talaga ba? Ako ba? Ikaw ba? Ipinanganak ka ng Diyos? Mga kapatid, kapag alam mo na ikaw ay ipinanganak ng Diyos, mayroong identity, mayroong palatandaan, may marka. Hindi lahat ng mga nagsasabi na sila ay ganun. Yung pong bata na yon, mga kapatid, na hinahanap, yung pong hinahanap na bata, ay mayroon din pagkakakilanlan, may itsura eh. Sa itsura niya, makikita mo yung mukha niya. Kaya may pagkakakilanlan. Tapos may isa pang ibinalita din sa, sabihin ko na nga yung programa, Jessica Soho, tama? Alam pa, resta na nanonood mo. Doon, may isa pang bata nawawala, na napagkakamala, child warrior. Siguro ito yung anak ko, kasi kamukha nung nakikipag-iaral mauti, yung bata nawawala na si, anong pangalan na? Yan, ang galing naman, ano yun? Si Ramram. Itong child warrior na to. Kaya sabi nila, ito yun. Yung itsura din. Magkakakilala. Aba, ang lumitaw mga kapatid, may isang talagang mas magaling at mas eksakto ang kwento na napuntang pala nung batang iyon. At mamaya susundan pa kasi mamaya daw malalaman yung DNA. Parang sila sabi ko guloy na sundalin nyo ang istorya. Pero hindi pa yan alam mamaya. Sundan. Pero yung katotohanan na iba talaga kapag ka ikaw ay totoong anak. No? Nakukumpleto yung pagkatao mo pang nakikita, kikilala mo yung sarili mo base doon sa pagkakakilanlan. This is the question now. Ano yung pagkakakilanlan? Ano ba yung pagkakakilanlan ng tunay na anak? Ano yung pagkakakilanlan ng ipinanganak ng Diyos? Ano ba ang kanilang palatandaan? That's the question.
And here, we have four important identities or marks of a true identity of the one born of God. Sabi dito, mga kapatid, number one, if you are born of God, you would believe that Jesus is Christ. Ikalawa, if you are born of God, you would love His children. And third, if you are born of God, you would obey His commands. Fourth, if you are born of God, you would overcome the world. Ang ganda. Una, ikaw, pag ikaw daw ipinanganak ng Diyos, ikaw ay sasampalataya na si Jesus ay Kristo, ang Kristo. Verse 1, kalagay po dyan, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Halinaw, ha? Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. Ang ibang salita po ng Mesiyas sa Griego ay Christos o Kristo. Kaya pag sinabing Mesiyas, Kristo, isa yan. Kaya sabi po, ang sino man daw na pinanganak ng Diyos, naniniwala na si Jesus ang Kristo. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na si Jesus ang Kristo? Amen. Ano kayo ba ang punang Jesus at ang Kristo? Ito po yun, ha? Ang Jesus, pangalan niya, proper name niya, ha? Proper name. Ang tinatawag na Jesus, ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Ikaw ay Jehovah is the Savior. Yan ang ibig sabihin ng Jesus. Pangalan kasi yan, first name yan, yun ang proper name ni Jesus. Pero ang Kristo, mga kapatid, hindi yan pangalan. Yan, hindi rin yung apelido. Yan ay titulo. Yan ay titulo. Baka pagkamalan yung apelido yan, ha? Para ano lang yan? Para lang yan. Juan Bautista. Hindi rin eh. Ang Juan Bautista, mga kapatid, ay hindi pangalan at apelido. Ang Juan Bautista ay pangalan at titulo din yan. John ay Bautista, taga-Bautismo. Si Jesus ay Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, siya at pinahiran. The anointed one. Kaya, kapag ka tinanggap mo na si Jesus ay Kristo, ibang level yun. Ibang antas na yun. Pag sinabi mo, Jesus is Christ, ako, delikado ka. Nung araw ng panahon ni Jesus, pag sinabi mo, si Jesus Nazareno ay Kristo o Mesiyas, sasabihin ng mga Hudyo, hindi. Sasabihin ng mga Hudyo, hindi siya ang Mesiyas. Kasi ang inaasahan nilang Mesiyas ay ibang klaseng tao, ibang klaseng persona. Meron silang identity, meron silang ideya sa isip nila ng isang klase ng Mesiyas na darating. Itong si Jesus, nang dumating, pinatunayan ng banal na kasulatan, siya talaga ang Mesiyas na darating. Pero ang sabi ng mga Hudyo, hindi siya ang Mesiyas. Kaya malaking problema po ito pag pinag-uusapan ang isyo tungkol sa Mesiyas at Kristo sa mga Hudyo, iba pa ang Mesiyas, iba ang Kristo, iba ang Jesus. Iba ang Jesus. Ang Jesus, sasabi nila, si Jesus, ang matalinong tao. Si Jesus, guru, o sige, guru yan. Pero si Jesus, Mesiyas, hindi. Parang sabi nila, iba yan, hindi yan, hindi yan ang Mesiyas. Pero mga kapatid, kapag hindi mo tinanggap na si Jesus ang Mesiyas, ibig sabihin niya, ang kahulugan niyan, hindi ka totoong nakakakilala sa Panginoon. Hindi ka sumasampalataya ng totoo sa Panginoon. Ang equivalent nun, hindi ka totoong anak ng Diyos. At ibig sabihin, hindi ka ligtas. Ganun kabigat ang ibig sabihin ng salita. If you are born of God, you would believe. Kung totoong anak ka ng Diyos, maganda. Pero dapat, kung totoong anak ka ng Diyos, dapat naniniwala ka na si Jesus ang Mesiyas.
Kaya nga, ang mga sinulat na Mateo, Marcos, Lucas 1, gawa, at wala na pala, hindi na muna kasama ang gawa. Mateo, Marcos, Lucas 1, lahat yan, yan yung mga sinulat na yan, iyan ay nag-aargumento sa issue ng pagiging Kristo, sa issue ng pagiging Mesiyas ni Jesus. Pinapatunayan ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas na si Jesus talaga ay namatay, inilibing, nabuhay na maguli. Kasi siya talaga ang Mesiyas, siya talaga ang Kristo, siya talaga ang inihintay na dumating na ang pinakahintay ng buong daigdig. Siya talaga yun. At wala na tayong dapat ipagduda. Kung sumasampalataya ka doon, hindi ibig sabihin talagang nakumbinsi ka lang. Kung sumasampalataya ka doon, hindi ibig sabihin matalinong tao ka lang. Kapag ka sumasampalataya ka doon na si Jesus talaga ang Mesiyas, ibig sabihin, ikaw ay talagang anak ng Diyos. Hindi ka masasabihin, bakit ba ako naniwala doon? Siguro magaling lang talaga magpaliwanag. Bakit ba ako nakumbinsi doon? Siguro magaling lang yung presentation. Oo naman talagang kapanipaniwala. In the first place, talagang kapanipaniwala. Pero ang totoong mas magandang dahilan, bakit ba ako naniwala na si Jesus ang Mesiyas? Kasi, ako pala kasi ay talaga anak ng Diyos. Eh, hindi naman lahat ng mga nakakarinig tungkol kay Jesus naniniwala eh. Bakit yung iba, may pinangaralan, hindi naniniwala? Bakit yung iba, nakakita naman ng mga milagro ng Jesus, hindi naniniwala? May isa pa palang dahilan. Kaya ang ibang tao hindi naniniwala. At ang ibang tao naniniwala. Dahil, ito ang dahilan. Ang iba sa kanila ay hindi anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos lang ang maniniwala. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ang basay-basya, naniniwala ka na si Jesus ang Mesiyas. Amen? Hindi lang yan advantage, palatandaan yan na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Kaya pag pinagdudahan mo ang pinagdudahan ka ng iba at pinapagduda ka ng kaaway, anak ka ba ng Diyos? Sabihin mo lang sa sarili mo, sigurado ako, naniniwala nga ako na si Jesus ang Mesiyas. So, ibig sabihin, magiging malaking ebidensya mo na yan. Anak ka ba ng Diyos? Sabihin mo lang, oo. Naniniwala nga ako na siya ang Mesiyas. Yan po sa mga, balikan ko yung mga bakwitan. Sa mga Muslim, mga kapatid, hindi. Kapag kinausap mo ang mga Muslim, sasabihin nila, Jesus, propeta lang yan. Kaya nag-aalala ako doon. Nung tumatayo po ako sa gitna ng mga Muslim na yon, ang babanggitin ko tungkol kay Jesus, at sasabihin ko siya ang anak ng Diyos, delikado yun. At sasabihin ko siya ang Mesiyas, mabigat na itong salita yun. Pero nilakas ang ulo ko. Sabi ko, patay kong patay. Kasi, delikado talaga yun. Pero, mga kapatid, sa awa ng Diyos, sa harap nila, nakatindig ako, nasabi ko sa kanila, ang tungkol kay Jesus. Amen. Kaya purihin ang Panginoon sa bagay niyo. Ngayon, mga kapatid, ikaw ba'y anak ng Diyos? Kaya mo bang paniwalaan na si Jesus talaga ang Mesiyas? Kaya mo bang sabihin din yan na si Jesus ang Mesiyas? Kaya mo bang panindigan yan na si Jesus talaga ang Mesiyas? So that's another question. Ikalawa, kung ikaw ay anak ng Diyos, if you are born of God, you would love His children. Verse 1b and 2. Tingnan niyo po ito ha. 1b and 2. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak. Sa ibang salin, ganyan nakalagay. If you are born of God, you would have loved His children. Tingnan niyo po yung verse 1b. Inaari mong anak na Diyos na sumasambalatay sa Jesus ang Mesiyas. At ang sino man umiibig sa Ama ay umiibig din sa nanganak. Tingnan niyo po yung ano, yung salitang ang umiibig din daw sa nanganak ay umiibig sa ipinanganak.
Kung ikaw ay anak ng Diyos, iniibig mo yung nanganak sa'yo, di ba? Iniibig mo yung magulang. Siyempre, natural na yung pag alam mong ipinanganak ka ng Diyos, iibigin mo yung nanganak sa'yo. Amen? Amen? Sino po dito mga kapatid ang alam nilang ipinanganak sila ng magulang nila at nagalit sila sa magulang nila? Bakit mo ako ipinanganak? Hindi, madalas pag alam mong ipinanganak ka ng magulang mo, nanay, salamat sapagkat isinilang mo ko na sinayang mo ang daigdig, di ba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakita mo ang ganda ng daigdig, nakita mo ang buong mundo, nabuhay ka, at masasabihin mo, salamat sa nanganak. Kaya iniibig mo yung nanganak. Pero yung ibigin mo yung iba niya pang ipinanganak, parang malabo. Madalas yun. Ako ipinanganak ng nanay ko, salamat sa nanay ko. Pero sabi ng nanay ko, may iba pa akong ipinanganak, ang tawag sa kanila, kapatid mo, di ba? At yung mga ipinanganak ng nanganak sa akin, ang tawag doon, kapatid ko. Ang mga tawag din sa mga ipinanganak ng nanganak sa atin, ang tawag doon ay mga kapatid natin. Ang sabi ng Panginoon, kung iniibig mo yung nanganak sa iyo, ibigin mo rin yung mga ipinanganak ko pang iba, ibigin mo rin yung mga kapatid mo. Kaya, ang totoong ipinanganak ng Diyos, umiibig din sa iba pang ipinanganak ng Diyos. Iniibigin mo rin yung ibang mga kapatid mo. Huwag mo rin isipin na mahal mo lang yung nanganak, hindi mo naman iniibig yung iba pang mga ipinanganak ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng verse 1 and verse 2. Kaya sabi ko dito sa verse 2, tingnan nyo po ha. Dito nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Iniibig daw natin yung mga anak ng Diyos. Mayroon ka dahil dyan, sister. Kasi ipakita natin. Ano yung nakalagay na sa verse 2? Dito daw nalalaman natin, nakikilala natin, iniibig natin sila. Ibigin daw natin ang mga anak ng Diyos, ang mga kapatid natin. May hirap na hindi mo ibigin ang mga anak ng Diyos, baka mapagama lang ang hindi anak ng Diyos. Kapag ka inaaway mo ang mga anak ng Diyos, mas malabo ka pa sa hugas-bigas. Bakit mga kapatid? Bakit? Kasi, bakit mo inaaway yung mga kapatid mo? Baka hindi mo yung kapatid. Daw normal baga sa magturugang ano, kapag may mga magturugang, tugang mo man talaga, naman tayong iiwal. But, it's different when we are talking about the love of God. That the love we have for other people, for other Christians. Pag anak mo, kapatid mo sa Panginoon, hindi mo magawang ibigin parang nakakapagtaka. Dapat iniibig mo kasi kapatid mo yan sa Ama. Kapatid natin sila sa Ama. Kaya dapat iniibig natin sila. Kapatid natin sila. Kaya dapat natin silang iniibig. Ang sabi dito, ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Paano daw natin iniibig sila? Basa. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ito lang po ang dalawang batayan para malaman yung iniibig nyo ang mga kapatid nyo. Mahal nyo po ba mga kapatid? Amen? Taas ang kamay ng mga mahal ang kapatid. Kay Kristo. Sige nga. Susubukan natin ngayon na naman itong nagtaas ng kamay. Sino po sa inyo mga kapatid ang totoong umiibig sa mga kapatid sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos? Sinusunod ang mga utos ng Diyos. Nasa kapatid. At sino po dito mga kapatid na nakakatiyak na iniibig din nila ang Diyos? Nasa kapatid. Yan. Reversible, no? Ang iniibig daw ang Diyos, iniibig daw yung kapatid. Ang umiibig daw sa kapatid, iniibig din ang Diyos. Tama! Tama ang argumento. Kung iniibig mo daw ang kapatid, iniibig mo rin ang Diyos. Parang baliktaran yan. Kung iniibig mo din daw ang Diyos, iniibig mo yung kapatid. Ginawa rin batayan. Kung iniibig mo ang kapatid, dapat iniibig mo rin ang Diyos. Hindi kasi pwedeng iniibig mo rin lang ang kapatid mo, pero hindi mo iniibig ang Diyos. Mahal ko ang kapatid ko, hindi ko lang mahal ang Diyos. Ah, mali yun. Hindi yan tama. Kapag iniibig mo ang kapatid mo, iniibig mo rin ang Diyos. Kapag iniibig mo ang kapatid mo, sinusunod mo rin ang utos ng Diyos. Sandali. Bakit nga ba mga kapatid, may kinalaman yung pagsunod sa utos ng Diyos? Bakit kailangan ko sundin ang utos ng Diyos kung iniibig ko lang naman ang kapatid ko? Kung mahal ko lang ang kapatid ko, bakit kailangan pa akong hilingan na umibig sa kapatid ko? Ganito yun mga kapatid. Kasi, kapag ka, ikaw ay tunay na umiibig sa iyong kapatid, kapag ka tunay na may batayan, at pag ikaw ay tunay na may isdiwa ng pag-ibig sa kapatid mo, na mahal mo ang kapatid mo,
ang patunay na naginibig mo sila, pag mahal mo ang Diyos, pag sinusunod mo ang utos ng Diyos. Dahil, kapag ka ikaw ay sumusunod sa Diyos, kapag ka ginagawa mo ang utos ng Diyos, ibig sabihin, ang kalikasan ng pagiging mapagmahal sa kapatid at ang kalikasan ng pagiging masunurin ay iisang diwa na nananalaytay sa iyong pagkatao. May iisang diwa. Ibig sabihin, iisang espiritu. Parang batayan yan. Kapag kaan niya, ito ay ginto, ito ay ginto, hindi yan magkukulay. Ano ba yung sing-sing na yung totoong ginto nagkukulay? Ano? Nagkukulay tanso. So, ang batayan, sa kulay. Hindi ka malilito, huwag kang malito. Pagka nag-iba ang kulay, hindi na yung ginto. Pag nananatili ang kulay niya, totoo yan. Ang batayan din sa pagiging anak ng Diyos, iisang diwa. Pag iyan ay umiibig sa kapatid, at pagkatapos, yan ay nakakatupad sa mga sinasabi ng Biblia, sasabihin kong totoo nga siya. Puro yan. Nagiging puro yan sapagkat iisang diwa ang nananalaytay, iisang espiritu. Nagagawa mong umibig sa kapatid mo kasi nga, nagagawa mong sumunod sa utos ng Diyos. Pero ang mga taong sumahil, mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sasabihin nilang iniibig nila ang kanilang kapatid, no ka. Imposible. Malabo. Malabo yan, kapatid. Hindi mo talaga iniibig ang kapatid mo kapag sumusuway ka sa utos ng Diyos. Batayan talaga ang pagsunod. Batayan din ang pagmamahal sa Diyos. Kaya yan, mga kapatid, ay tatsulok. No? Pagmahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapatid mo. Sumusunod ka sa utos. Makikita mo yan, na balance yan ang nangyayari. Iyan ang totoong batayan na ipinanganak ka ng Diyos. If you are born of God, you would love His children. Everyone who love has been born of God. Sabi po dito sa unang 1:4-7, pakibasa po na, muna po natin ito. Ito ang palatandaan, iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Ano din ito? Indian Sister Benz. 4:7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Malinaw yan. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Pag hindi ka umiibig, hindi mo kayang umiibig, hindi ka talaga anak ng Diyos. So if you are born of God, you would love His children. Third, if you are born of God, you will obey His commands. Pag ikaw daw ipinanganak ng Diyos, susunod ka sa kanyang mga utos. Verse 3, sabi po dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Pag ikaw daw ipinanganak ng Diyos, iniibig mo ang Diyos, eto pa ang magagawa mo. Tutuparin mo ang kanyang mga utos. You will obey His commands. Kasi kapag ka hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo kayang sumunod sa Diyos, ibig sabihin, palatandaan niya. Roma 8:7, may nakalagay dyan. Unang 1:39, may nakalagay dyan. May mga talata, tingnan nyo na lang po yan. Ha? Kaya ganito, kapag ka ikaw ay totoong anak ng Diyos, sumusunod ka sa kanyang mga utos. Ang totoo, mga kapatid, hindi naman mabigat ang utos ng Diyos. Hindi naman mabigat ang utos ng Diyos. Bakit may mga tao po na pagka inilalagay tayo sa ilalim ng mga salita ng Diyos, ng utos ng Diyos, parang may tendency tayong mag-rebelle. Yung pang may tendency tayong ayaw natin inuubliga, ayaw natin inuputusan. May damdamin ng tao parang mabagsik laban sa utos. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa tuwing tayo nakakaramdam na parang ayaw natin inuputusan. Ayaw natin parang pinasusunod. Kaya nga tayo
tayo anak ng Diyos dahil masunurin tayo. Kaya tayo natawag na tupa kasi masunurin tayo. Amen? Ang mga tupa ng Diyos masunurin. Pero may mga pagkakataon na dumarating tayo para tinutukso tayo ng Diablo na huwag ka na sumunod, lagi ka na sumusunod. Subukan mo namang sumuhay. Ano yan yung biro ng iba na sarong ngayon minatukod, sarong minasuhay? Ganyan ba ang buhay ng Kristiyano? Yung ba ang gusto ng Diyos sa atin na tayo'y sumusunod, tapos sumusuhay? Pero may mga pagkakataon na parang nakakaramdam mo iba, parang gustong sumuhay. Parang gustong sumuwag sa utos. Pero mga kapatid, ito tatandaan nyo. Kung totoo kang anak ng Diyos, nawawalan ka ng lakas na sumuhay. Masama sa pakiramdam na nakagawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos. Nakakaramdam mo ba kayo ng guilt kapag ka nakagawa kayo ng isang bagay na labag sa pinagagawa ng Panginoon? Nakakaramdam din po ba kayo ng malalim na kagalakang pag nagagawa niyo ang pinagagawa ng Panginoon? Amen. Totoo yan sa mga totoong anak ng Diyos. Pero, may nakakalungkot lang na parte yung na sasakal ka ba? Nakakaramdam ka ba ng pagkasakal sa mga utos? Meron po ba dito mga kapatid sa inyo na kakaramdam na parang nasasakal siya sa utos? Sa mga kaayusan, sa mga pag nakakaramdam ka na niya, kapatid, mag-iingat ka, binabalaan kita. Hindi yan galing sa mabuti, hindi yan galing sa Panginoon. Bakit may ganyang tendency ang tao? Ba't may ganyang tendency tayo na parang nahihirapan na ako. Sabi ng Panginoon, hindi kayo nahihirapan dyan. Magaan yan. Ang totoo, nahihirapan kayo dahil sa kalooban nyo. Pero sabi ng Bible, ang kanyang mga utos hindi mabibigat. Kapag inutusan ka, sumunod ka din, ikaw naman ang makikinabang nun. Hindi naman talaga yung pabigat sa'yo. Kaya ka lang nahihirapan dun dahil may damdamin ka, parang gusto mo laging sumuhay. Pero kahit mabuti yun, parang gusto mo umiba. May mga anak, may mga bata, may mga anak ng kanilang mga magulang. Sabi ng mga magulang, ganito ang gusto ko sa inyo para sa inyong mga anak. Pero parang ang mga bata, parang gusto nila, ayaw nila ng sinasabi ng magulang nila. Mabuti naman ang sinasabi ng magulang. Pero parang may inuugali ang tao na parang gusto nila magrebelde. At ang ganyang katangian ay nakakatakot. Yung umabot ka sa punto, parang gusto mong sumuway. Sumubok namang sumuway. Sumubok namang umiba. Kasi mayroon namang lagi nilang sunod ng sunod. Nagsasawa ka na ba sa kasusunod? Nagsasawa ka na ba sa kagagawa ng mabuti? Kapatid ko, dapat hindi ka nagsasawa sa kagagawa ng mabuti. Dapat ang sinasabi mo, hindi ako nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Yan nga ang gustong gusto ko. Hindi ako napapagod. Ang gaan-gaan nga. Ang sarap-sarap nga. Yan nga ang hinahanap ko. Pero kailan yung nakakaramdam ko na, ay, sawa na ako, ang bigat-bigat na sakal na ako. Kapag nakakaramdam ka niya, kapatid ko, pinapaalala ko sa iyo, hindi ikaw iyan. Hindi tayo yan. Ang totoo, hindi tayo dapat magparamdam sa Panginoon na sakal na ako sa utos. Kung ipaparamdam mo yan sa iyo, parang sabi naman ang Bible, hindi naman mahirap yan. Bakit yung iba ng mga kapatid, pag kami utos ang Panginoon, excited, sayang-saya pa nga. Pastor, kasi nga pinag-drive hanggang Mindanao, excited. Bumabangking pa na halos dumikit ang balikat sa simento. Kaya, ang saya-saya. Pero sabi yung, kulang-kulang. May mga taong mareklamo, may mga taong tuwang-tuwa. Anong totoo dun? Ang totoo dun, mabigat ang utos, magaan. Pero sabi ng Bible, magaan ang kanyang mga utos. Magaan ang kanyang mga utos. At kung magawa niya ng Diyos, nagiging hawakan ka sa kanyang utos. Ang sarap, Lord, ng utos mo. Dapat, mga kapatid, makaramdam tayo ng totoong kasayahan sa Panginoon. Hindi yung pag may mga utos, parang galit na tayo kung lumang utos. Saan? Ikalawang utos, ikatlong utos, ikaapat na utos, sampung utos, 20 utos. Puro na lang utos, sabi ng isang libro, sinulat ni Enlapis. Utos, puro na lang utos. May mga tao lang nagre-reklamo lagi sa utos. Mga kapatid ko, ang mga anak ng Diyos, hindi katulad nila. Tayo mga anak ng Diyos, itinalaga na maging masunurin sapagkat tayo'y anak ng Diyos. Amen. Kapatid, konting ini-exagerado ko para lang mapanama ko sa inyo ng totoong seryosong, totoong obserbasyon niya. Pero ang katunayan, marami naman, in fairness, to be fair with others,
there's a lot of Christians who are really enjoying in Christian life. Masaya-masaya. Hindi nagsasawa sa cell group, hindi nagsasawa sa ka-attend sa church, hindi nagsasawa sa coffee break, at hindi sila nagbibigat. Dapat maramdaman natin ang gaan-gaan ng utos ng Diyos. Ang gaan-gaan. Sasabihin natin, masarap ang utos mo, Panginoon, ang gaan ng utos mo, Panginoon. Pero huwag niya mang parang, ano, parang plastic. Gaan-gaan, Lord! Shut up! Pero parang ano naman, pero parang yung problema, sobrang maanlulok. Mga kapatid, hindi may lato, alam na maanlulok ang puso mo. Kung talagang nag-ano, managukunari ka. Kung talagang nagagaanan ka, makikita naman yan sa ating mukha na i-enjoy natin. Ibig sabihin ng nagagaanan, nai-enjoy. Yan ang katunayan na nagagaanan ka, nai-enjoy mo. Though, hindi ko naman sinasabi, hindi ka pinagpapawisan. Diba? Pinagpapawisan pero nag-i-enjoy. Diba yung kantang, kahit pinagpapawisan, pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang, may kanta tayong ganyan, diba? Kahit hirap, mahirap naman talaga, sa totoo, hindi naman tayo nagiging hindi makatotohanan. Mapawis naman, mainit naman, may konting sakripisyo, pero hindi ka talaga nakakaramdam ng pagod at hindi ka nakakaramdam ng pagre-reklamo. Kagaanan pa rin sapagkat totoo. Magaan ang utos ng Diyos. And that is why we need to establish that kind of attitude towards the Word of God if you are really a child of God. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka makakaramdam na parang hirap na hirap pagod na pagod. Mga kapatid, kung napapagod ka sa isang gawain ng Panginoon, magpahinga ka. Magpahinga, ibig sabihin, tumigil. Kung napagod ka, magpahinga. Pag-isip mo, sumunod ka ulit. Lahat naman, kahit ano, nakakapagod. Pero mas nakakapagod, mga kapatid, yung trabaho mo na hindi naman kalooban ng Diyos. Pagod ka na, pagod ka pa. Di ba? May ganun. Ibig sabihin, kung pagod ka pa, napagod na yung katawan mo, napagod pa yung loob mo. Lalo na kapag gumawa ka ng masama. Pagod ka na, pagod ka pa, pagod na pagod na pagod. Di ba? Sobra yun. Kasi gumawa ka na, masama pa yung ginawa mo, pati konsensya mo, hindi ka tumatahimik dahil gumawa ka ng mali, pagod na pagod na pagod ka. Pero yung napagod ka sa paggawa ng mabuti, natural yun kasi dahil sa daigdig nakakapagod. Pero may kagalakan ka nararamdaman, pagod lang yung katawan mo, pero yung diwa mo umaabo sa kagalakan dahil alam mo ginawa mo ang kalooban ng Diyos. At yan ang pag-ibig sabihin natin dito. If you are child of God, you will obey His commands. Number 4, if you are born of God, you would overcome the world. Ang pinakamaganda dito, mga kapatid, kapag anak ng Diyos, magtatagumpay ka sa daigdig. Walang mahirap pagtagumpayan. Totoong anak ng Diyos kayo. Katangian ng mga anak ng Diyos, ang sabi po dito, katangian ng mga anak ng Diyos ang maging mapagtagumpay dahil sa pananampalataya. Verse 4, sila'y, babasahin po natin. Sila'y mga tinatawag na mapagtagumpay, sabi dito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa alin? Sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ang ating pananampalataya. Yan, tingnan niyo po ito. Napagtatagumpay daw ng mga bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung anak ka ng Diyos, nagtatagumpay ka. Ang ibig sabihin po na nagtatagumpay, mga kapatid, pananampalataya. Nagtatagumpay ka sa kasalanan at nagtatagumpay ka sa mga pita ng laman. Kaya mong harapin ang lahat ng mga problema sapagkat nagtitiwala kang tutulungan ka ng Panginoon. Kaya mong harapin ang kasalanan, hindi ka nadadig ng kasalanan sapagkat alam mo, kasama mo ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin na nagtatagumpay. Hindi ka nahihirapan. Tingnan niyo po ito. Kung tayo daw po, mga kapatid, ay sumusunod sa Diyos ng walang hirap at lumalaban sa kasalanan ng walang sagabal. Ibig sabihin, tayo'y tunay na ipinanganak ng Diyos. Pakibasa po ulit yung verse 4 dyan sa ibang salin. Ano nakalagay? Kayo naman po magbasa. Ang sino, ma'am? Kayo po, sapagkat? At dito po kasi, ang word na ginamit,
sapagkat ang ipinanganak ng Diyos dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Parang laban, ano? Nilalabanan mo yung daigdig, inilalabanan mo yung kasalanan, nilalabanan mo ang problema, nilalabanan mo ang mga tukso. At ang maganda dito, nilalabanan mo, nalalabanan, at nadadaig. At kung ikaw daw ay totoong anak ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So hindi na issue yung, ano, hindi na issue yung marami kasing tukso sa daigdig, marami problema sa daigdig. No problem. All can be, everyone can be overcome. Kaya mga minamahal, tiyakin natin sa ating sarili, sa harapan ng Diyos, na tayo'y ipinanganak ng Diyos. Paano natin matitiyak? Apat na bagay. Dapat nananampalataya ka. Dapat umiibig ka sa kapatid. Dapat sumusunod ka sa utos ng Diyos. Ang pang-apat, dapat magtatagumpay ka sa sanglibutan. Sa daigdig. Alam ko mga kapatid na may mga problema rin po tayo sa pamilya, sa buhay. Pero, may problema pa bang higit kung malalaman ikaw ay hindi anak ng Diyos? May mas higit pa bang problema doon? Kung malalaman mo hindi ka pala totoong anak ng Diyos, may mas higit pa bang problema doon? Sa tingin ko, yun ang pinakamabigat ng problema. Kung malaman mo hindi ka tunay na anak ng Diyos. Sabihin mo, kahit may sakit ako, okay lang, basta anak ako ng Diyos eh. Kahit wala kami pera, okay lang, basta anak ako ng Diyos. Huwag lang, hindi ako anak ng Diyos. Yun yung ididiin mo ngayon. Yun yung sasabihin mo ngayon. Kahit mawalan ako ng trabaho, okay lang, basta anak ako ng Diyos. Makakakuha naman ako lang, basta anak ako ng Diyos. Pero hindi lang yung wala akong relasyon sa Diyos. Kasi pag hindi ako anak ng Diyos, wala nang saysay ang trabaho, wala nang saysay ang pamilya, wala nang saysay ang pag-aaral, wala nang saysay ang pera, wala nang saysay ang lahat ng pinagpapagalan ko ito pag hindi ako anak ng Diyos. Everything can be overcome if you are really a child of God, if you are born of God. And all we need to do is to be assured of your relationship with God. Siguraduhin mo lang na anak ka talaga ng Diyos. Pag nasiguro mo yan, yan ang pinakamagandang kasiguruhan sa buhay. Siguruhin mo anak ka ng Diyos. Masiguro ko lang na anak ako ng Diyos. Hindi yung isinisiguro mo lang yung trabaho mo, isinisiguro mo lang yung position mo, masigurado ko lang na ma-approve yung application ko, masigurado ko lang na ma-ipasa ko tong subject na to. Ang mga gusto natin kasiguruhan, puro mabababaw, mga secondary. The primary assurance that we need is our connection with God. And everything else will fall in its proper place. Everything else will be solved because the best assurance, the best thing that we assured of life is our relationship with Jesus. That we are child of God and everything else will be okay. Amen? Amen. Okay na lahat. Okay na lahat. Sigurado lang na ikaw. Tayo po tayo lahat, ma'am. Sa pagkakataong ito, nagdulot ba sa iyo ng bagabag ang relasyon sa Diyos? O nagdulot ito sa iyo ng hamon? Ang ating pong sagot ay nakadepende sa ating narinig at sa ating appreciation sa ating narinig. If you are a child of God, you would be at peace with God. You would experience total satisfaction with your relationship. Kung totoong wala kang, hindi ka nababagabag, salamat sa Diyos. Pero kung binagabag ka ngayon ng Panginoon, salamat din sa Panginoon. Sapagkat inaayos niya ang ating relasyon sa Diyos. Ito yung pagkakataon para atibayin muli ang ating mga relasyon sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, gusto kong iayos ang sarili ko sa iyo. Palalimin mo ako, Panginoon. Mula ngayon, Lord, gusto kong patuloy na matiyak sa sarili ko na ako nga ipinanganak. Let's come to the presence of God. Lord, humiling po kami sa iyo. Tulong.
Napaliwala namin ang aming kalalagayan, ang aming katatayuan sa iyong harapan. Kung saan hinihiling mo, Panginoon, sa amin na kami sumunod sa iyo, ibigin ang aming mga kapatid manampalataya at kami magtatagumpay sa daigdig na ito. Lord, tulungan mo kami laging pahalagahan ang aming relasyon sa iyo. Wala na palang ibang masihigit pang mahalaga kundi ang malaman namin kami ipinanganak mo. Salamat. Hindi na kami, Panginoon, maghahanap ng iba. Patuloy kaming iibig sa iyo at aariin kayamanan ng aming kaugnayan sa iyo. Ibabahagi ito sa iba. Gagawin namin patutuo sa marami. At bibigyan namin ng effort ang aming sarili upang palalimin pa ang aming relasyon sa iyo. Sisikapin namin, Panginoon, na mula ngayon, pagtuunan ng pansin ang makapagpapalalim sa aming kaugnayan sa iyo. At kung paano maipagmamalaki namin, ikaw bilang aming Ama. Anak, kami iyong ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Salamat! Salamat sa gabi, sa araw na ito. Palain mo bawat isa. Sana po, Panginoon, hindi na kami mag-alinlangan. Nawa, Panginoon, palalimin na namin ang aming relasyon sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. Help us, Lord, to love you and have faith in you. Thank you, Lord. This is our prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Everybody say, Amen.